Hi guys, gandang gabi. Gandang gabi ng Friday. Hapon na po tayo. So for today's dinner, meron akong a bowl of rice and instant noodles. Tapos shrimp omelette, chicken and fish. And then may dagdag ako ng this one. Fish also. O diba? Hilig ako sa isda. Yan siya. Maganda siya kasi ano, nakapak siya. Pwede siyang pang travel or kung halimbawa off mo, pwede mo siyang dalhin. Kaso lang, ano siya, isda. Pag mamaya may makatabi ka masidan ba, maarte. Mangamoy. Ganito siya. Kunti lang laman sa dalawa. Tatlo lang sa isang pack. Inorderan ako ni Amo kasi gustong gusto ko siya. So gusto ko siya ng ano, breakfast, lunch, and dinner. Makarap. Pakita ko sa inyo guys, ang dami. Yan siya. Okay. Yung spicy tsaka hindi spicy. Ang dami kong stock. Dalawang pack yan eh. Actually tatlo yan, yung isa naubos ko na. Hindi tayo. Natuyo na yung noodles. Wala nang sabaw. Dagdagan ko ng mainit na tubig. Dagdagan ko ng mainit na tubig. Wala nang sabaw. Natuyo. Pag ang instant noodles talaga hindi mo agad ni kinain. Nag-observe yung sauce niya sa noodles. Kaya nanuyo. Hinilig talaga ako sa noodles, tapos nilalagyan ko ng kanin. Tapos kape pa. Nabi ko ng puting buhok. Ano, naglabasa na siya. White hair. Nabi ko man, tandaan na talaga. 38 na kasi. Lagpas na sa kalendaryo. Ting-ting-ting na matandang dalaga. Dinagdagan ko lang tubig. Wala nang lasa yung instant noodles. Lagyan ko ng asin. Hirap talaga tapos may allergy yung kamay mo. Ate, allergy kasi yung kamay ko. Arte-arte ng kamay ko. Hindi nakiki, ano sama? Hindi nakikisama eh. Alam na mga ang trabaho is mo cha-cha. Nangati siya, ganyan siya. Nabubulok. Ito lang yung ginagamot ko eh. Napaka-effective nito sa akin. Pero ganun din kasi ano, pag lagi talaga nabasa yung kamay ko, gaya nagiging resulta. Pabilis siya mag-dry, tapos yung nangangati. Pag nag-dry yung kamay ko, dahil siguro sa ano, mga ginagamit kong sabon, at yung kamay. May naman na mahirap. Di
hindi nakikian. Dapat mga kamay na mahihirap, hindi yan maarte. Kasi yun ang ginagamit sa pagtatrabaho. Buti kung bullpen na ang hawak. Eh, ang source of income, paglilinis. Kaya maganda talaga yung nagtatapos sa pag-aaral. Para magkaroon ka ng magandang trabaho. Swerte talaga yung may mga napapaaral. Nasa mga nag-aaral, dapat mag-aaral mabuti. Tapos magtapos. Yung biga-biga, wag muna. Yung biga-biga sa Bisaya. Landi-landi ba? Kasi minsan yung mga karamihan sa mga kabataan yun, estudyante, nag-aaral, sinasabay yung paglandi-landi. Boyfriend, boyfriend, girlfriend. Tapos, minsan nagkanda buntisan pa. Ay, kaatay. Hindi mo na inisip yung future. Pero di naman iniisip yung future o napilitan lang. Pero pagka-graduate, nag-asawa agad. Nagka-anak agad, oh. Kaya din. Hindi, okay naman. Kasi at least nakapagtapos. Mas importante magtapos. Kasi pag wala ka talaga matapos sa pag-aaral, bagsak mo. Yan, katulong. Namaliit ka pa ng ano, na nakakataas. Pero meron din mga katulong dito na may mga degree. Pero mas pinili nila mag trabaho bilang DH dito sa Hong Kong. Siyempre, alam na sistema sa gobyerno sa Pilipinas. Yan ang mahirap kasi sa Pilipinas eh. Siya nga, nakapagtapos ka na sa kolehiyo. As in, tapos jobless ka, jobless pa rin. Paano saksakan ng high demand ang Pilipinas, yung mga pasahod naman ay nakukulilat. Tapos ang daming requirements, tapos pag maraming mga jobless, edi syempre dagdag sa lipunan yan, pahirap. Tapos yung iba gumagawa na lang masama dahil sa kahirapan. Ang dami yung mga college graduate, yung mga degree na walang trabaho. Kasi ang daming arte. Tapos yung mga Indo-Indo pa, hindi pa rin natatanggal sa Pilipinas. Kala ko nga, pag nanalo si Senador Robin Padilla, mukha wala na yung Indo-Indo na yan eh. Tsaka si Senador Rafi Tulfo. Yung Indo, yung mga natatrabaho lang ng 6 months, tapos pag after 6 months, wala ka ng trabaho, jobless ka na naman. Yan. Kaya, wala, pag, siyempre, pag walang trabaho, dagdag. Pahirap sa bayan. Tapos pag nagagawa ng masama, salot na sa lipunan. Pero kung tutusin, maraming salot sa lipunan na nakaupo sa gobyerno. Sorry, my language. Pero yun talaga ang totoo. Hirap. Anyway, sabi ko magmumukbang lang ako kung ano nung sinasabi ko pa.
Matabil talaga dila ko eh. Kaya matandang dalaga na. Masungit. Pag nagkakaedad na masungit na tapos. Napaka-sensitive kahit simpleng bagay lang pinapalaki. Mabilis may uminit ang ulo. Sarap. Ang sarap kumain. Tapos reklamo na mataba. Hindi ko na kain lagi. Takaw. Daan na lang sa kain. Marami din akong hinain sa buhay. Ay, naku, Luna. Ay, naku, puting buho. Maganda sana kung lahat na lang puti. Kundi. Bleach, diba? Yung nausong bleach. Bleach hair. Bleach. Pero parang delikado. Kasi pag namali ang gawa ng tabuok mo, ay nako, lagas yan. Ubus, ipamot na nga. Tatawa talaga ako sa ginawa ko din sa buhok. Uy, ginupit ko kasi nagsarili ako. Yan, tingnan mo, odora na. Tinatali ko dito. Buti yung iba natatali pa. Pero hindi natatali, yan siya. Parang puntot ng iwan. Bilis ng oras. Ngayong oras, alas 10 na. 10:10 and 17 minutes. Ay, seconds pala. Aray ko. Alas 10 na kumakain pa lang ako ng dinner. Busog pa kasi ako kanina eh.